Jeremy Sandigan. Ating pong beloved sister Jeremy Sandigan. At pinaghahanda po natin ating beloved brother Jaime. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Ngayon din po ako po ay nagpapabot ng dobling paggalang sa ating beloved and honorable Pastor Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of God. Praise the Lord! Ngayon din po, patuloy ko pong inaalalam ang mga banal na katuruan ng beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Espesyal na pagbati po sa kanyang mga minamahal na mga anak, mga minamahal na mga manugang at mga apo. Sa mga webcast viewers po, isa pong mapagpalang umaga sa inyong lahat. Sa inyong lahat po, lalo na po sa ating mga beloved newcomers and visitors, a pleasant morning po and happy new year po sa inyong lahat, especially sa ating beloved parents in the Lord and their beloved children. Praise the Lord, happy new year po. At tunay na labis-labis po akong nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil ngayon po ang 2015 ang 16 na taon naming paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Na tunay na kung babalikan ko po, bago po kami na-save, talagang meron po kaming matibay na paninindigan sa dating pananampalataya. Ang beloved Juhin ko po, ang beloved brother ng aking beloved mother po, ay isang obispo ng malaking relihiyon. Kaya hindi ko po talaga na-imagine before na kami po ay mako-convert sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Tunay na ganun kalaki yung respeto namin sa aming beloved Juhin. Wala rin naman pong dahilan para kami po ay tumalikod sa kinagisang relihiyon noong time na yon. Pero dumating po ang pagtawag ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Nang beloved father ko po ay nagkaroon ng bato sa abdo. Tunay na nagstay po siya sa hospital for 3 weeks hanggang sa kailangan na po niyang operahan dahil hindi na po kaya ng medikasyon ang komplikasyon sa kanyang kalusugan. Tunay na wala na po kaming pera noon, wala na rin po kaming malalapitan dahil lahat po ng mga kaibig at kamag-anak namin nahiraman na po namin. Talagang nalubog po kami sa utang. Pero ang mahal na po yun, kailanman hindi kami iniwan. Praise the Lord. Yun po ang naging dahilan upang kami po ay tawagin sa banal na gawain ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Alam niyo po, 1999 po noon, sa pamamagitan po ng galso ng beloved father ko, kami po ay tinawag. Overnight prayer meeting po, umaten po kami. Ako po at ang beloved father ko, nilabas po namin siya sa hospital, pumirma po kami ng waiver. That was 2 days before the operation. Hallelujah. Nang gabing yun, tunay na nagsinurrender po ng beloved father ko ang kanyang buhay sa mahal na Panginoon. So sumingi po siya ng second chance, second life sa mahal na Panginoon. That very night, at kinabukasan po, nagpabaptize po kaming dalawa. At tunay na pinagaling po ang beloved father ko instant. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 16 years ago. 16 na taon na pong nakaraan, pero hanggang ngayon po patuloy na binibigyan ng kalakasan ng beloved father ko. Hindi na po siya bumalik sa ospital para magpa-opera noon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At mula nung makilala kami sa mahal na Panginoon, kami po ay namuhay ayon sa turo ng ating beloved pastor na sa oras ng pangangailangan, tayo po ay manalangin, magpuri, mag-ayuno sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. This year lang po, March 6 po, nahulog po sa hagda ng beloved mother ko. Napakalakas po ng impact ng pagkakalaglag niya dahil matarik po ang hagdan at meron pong landing yun sa gitna. Kumbaga, nauna po siyang bumagsak sa landing hanggang sa bumagsak po siya sa second floor from the attic po yan. Tunay na, kung maalala ko po yung scenario yun, nanginginig po ang beloved mother ko, nahihirapan po siya huminga. Hallelujah! Yung sigawan po, yung rebuke po namin nun, may halo pong nervyos, may halong takot dahil yung itsura po ng beloved mother ko nun, hindi po namin ma-explain para po siyang kukunin na ng mahal na Panginoon. Grabe po ang pag-rebuke namin nun. Hallelujah! Tunay na dinala po namin siya sa kwarto ko para po makapagpuri po kami, makapagsisi sa mahal na Panginoon.
Pero after po ng mga 2 songs, hindi po namin kinaya talagang sabi ko sa beloved mother ko, Nay, okay lang ba kung dalhin ka namin sa ospital? Sabi niya, ay hindi po siya nagsalita noong una, tapos talagang pinilit ko siya kasi hindi po talaga siya makahinga halos, naging ginig po ang katawan niya. Naputlang-putla po siya. Sabi ko po talaga, Nay, pwede po bang dalhin na lang namin kayo sa ospital? Pinipilit ko na po talaga ang beloved mother ko noon. Praise the Lord. Pero kahit nahihirapan po ang beloved mother ko, sabi po niya, Hallelujah. Ano ang magagawa ng mga doktor? Ang sabi ko po, alam nila kung anong dapat at hindi dapat gawin. Pero sabi ng beloved mother ko, mas alam ng Diyos, mas alam ng mahal na Panginoon ang dapat. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Doon ko po naramdaman, doon ko po naalala ang maturo ng beloved pastor na kahit sa pinakamadilim na oras, talagang 100% pananampalataya po dapat ang ating i-release. Hallelujah. 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 Tunay na, patuloy po kaming nagpuri at habang nagpupuri po sila, nag-text po ako sa beloved mga sisters in Christ po natin, mga beloved kapatiran. At tumawag din po kami sa pastoral. Praise the Lord. Hallelujah. After po ng mga 1 hour na pagpupuri, after po naming malayhan sa beloved mother po namin, praise the Lord, tumigil po yung panginginig ng buong katawan niya. Mas gumaan po yung paghinga niya. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Alam niyo po, kinabukasan, nakatayo na po siya. Glory to God. Although, 2 weeks po siyang nahihirapang bumangon at humiga mag-isa, talagang bawat kilos niya, dumadaing po siya sa sobrang sakit, natatakot siyang humiga, natatakot siyang bumangon. Hallelujah. For 2 weeks talagang kahit anong mangyari, dumadalo po siya. Alam niyo po, after 2 weeks, nagpalayhan po siya sa beloved pastor. And that very service po, talagang pinagaling po instant ang beloved Amen. Mother ko. Praise Imagine niyo po, hindi po siya makapunta sa CR, mag-isa dahil talagang kapag nakahiga siya, hindi niya kayang bumangon. Kahit ibangon siya, sobrang nahihirapan po siya. Pero after po siyang malayhan sa beloved pastor, parang nagdahilan lang po yung nararamdaman niya. Amen. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. Ilang beses po naming patunayan na ang beloved pastor, ang tunay na propeta, at tunay right. na tao Amen. Ng Diyos. Praise, praise the Lord. Lord. Hallelujah. Hallelujah. This year din po, mga ilang beses na po namin nagtangkang pumasok sa bahay namin. At tunay na, to the point po na, may gumawa po ng improvised na hagdan para akitin ng second floor namin. Ang hardy flex po, madali po yung mabali. Yung side po ng second floor namin, talagang binakbak po niya yan. Pero hindi po siya nakapasok. Praise the Lord. Hallelujah. Nandiyan ang protection palagi ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Last... 2 months ago lang po or 3 months ago, habang ako po ay natutulog, praise the Lord, malalim po yung tulog ko noon, madaling araw po noon, bigla lang pong parang may humila sa akin pabangon. Hindi po ako nagising noon, talagang parang may gumising sa akin, humablot para bumangon. Alam niyo po, naguguluhan po ako kung bakit ako nakabangon. Tapos naamoy ko po na meron pong amoy, malakas na amoy na kuryente. Paglingon ko po sa kaliwa ko, yung electric fan po pala tumigil na sa pag-ikot. Tingin ko po sa paligid ko, parang malabo po, parang umuusok na po yung paligid. Tunay na, naagapan po yan, natanggal ko po sa saksakan. Tunay na, napakabuti ng mahal na Panginoon dahil kung hindi po ako nagising noon, maaaring natusta na po ako. Praise the Lord. At yung Amen. Kasama ko hallelujah. Po noon. Tunay na, hallelujah. Grabe yung pag-iingat ng mahal na Panginoon. Kahit natutulog tayo, kahit saan tayo naroon, laging nakabantay ang mahal na Panginoon. Right. Ang Amen. Panalangin ng beloved pastor, palagi pong nakakaabot sa atin, nakakaabot Amen. Sa mahal na Praise Panginoon. The Lord. Praise the Lord. Napakarami ko pong nais pasalamatan. Isa na po doon, yung nagkaroon po ko ng chronic laryngitis po from May 1
2011 hanggang December 2011 po, nahihirapan po akong magsalita, lalo na po ang pagkanta. Talagang hirap na hirap po ako kapag nagsasalita po ako. Halos hindi po ako maintindihan ng mga estudyante ko dahil po ako po ay nagtuturo bilang isang, ako po ay nagtatrabaho bilang isang online tutor po noon. Talagang nahihirapan po sila. Sila na mismo nagsasabi na magpahinga ako. Meron po akong estudyante noon na ENT doctor po siya. Ear, nose, and throat doctor. Ang sabi po niya, dahil hindi naman po niya nakikita yung throat ko, pero every week po niya akong chinecheck. Talagang for almost 8 months, talagang nahihirapan ako. Sabi niya, iba na yan, kailangan mong operahan, dahil kung hindi nababalik yung boses mo, kailangan mo na rin magpahinga sa pagtuturo at hindi ka na pwedeng kumanta dahil talagang nahirapan po ako. Pero alam niyo po, praise the Lord, napakabuti ng pinakamamalapay ng Sus. Ang nais lang po ng malapay nun, hindi lang natin pasalamatan ng lahat ng mga pagpapala, kundi tanggapin natin ng taos po sa mga pagsubok sa atin. Nung tinanggap ko na po na gano'n na lang po yung boses ko, okay lang. Basta't hindi ako mawala sa paglilingkod. Tapos after po na nag-fasting po ako, tunay na pinagaling po ako ng pinakamamalapay ng Sus. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hindi ko talaga maisa-isa lahat ng mga pagpapala. Kulang na kulang po ang buong magdamagan kung iisa-isayin ko po. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangis sa ating buhay na Diyos. Ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you sa ating beloved sister Jeremy Sandigan. Kanila pong natanggap ang kagalingan ng karamdaman, pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon, lahat ng pagpapala sa panguna pong panalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At bago po natin